amateur scene, we're going back to the usual draft. The three bands. Kanina kasi five bands eh. Dahil yun yung mga professional division. Iba naman to, pagpasok mismo ng masasabi natin contenders. Diba? Kasi iba yung level pagpasok mo sa pro division. Ito, hindi ko naman masasabi nasa amateur division itong mga to. Pero more on contenders kasi sila-silat din eh. And before naman sila makarating sa finals, iba rin naman yung pinagdaanan ng mga teams na to. Nakita natin yung filtering, yung qualifiers, ilan teams din yung naglaban. Now we are down to two para sa slot natin sa crossover finals na mangyayari next week. And just don't forget to like and follow rin ang page ni Kuya Martin Leachon. Yeah. Yappy, mga kaibigan. We have the Benedetta and again, Johed para dito. We're actually running this game on a normal lobby, okay? Yeah. A normal custom lobby. So we're gonna be ruling on a 3-band setup. So that means more space actually for hot picks onto the early game. Pero wala pa rin talagang Benedetta, no? Johed ba, no? Despite the first pick priority. So anong plano dito? Pakito? Selena. Muna. Selena or Pakito eh. Oo. Uh-huh. Oh, pero feeling ko, ano to, Pakito. Ay, Lunox! Aha! Okay. Oo. So, ngayon, pwede sila magkaroon ng Pakito. Lunox, Selena, Eudora. Diba? Yun yung mainit ngayon. Ang daming bukas talaga. Pero hindi na ata magiging prayong Eudora ngayon kasi pagting kakapatch lang nung alas 4. Mismo ngayon? Oo, mga 5 PM. Kanina lang, sobrang bumagsak yung Eudora. So, sa gitna ng tournament natin, wala pa yung Eudora na mararamdaman. Mid-series! Mid-series! Diba? Ayun, hindi na nilang pinansin. Buti updated to mga players. Diba? Magpapatuloy. Tama lang. Eve Pakito. So, si Lina siguro, no? Si Lina, task kuha na muna ng tank kung sakali. Si Lina, PNK. Core na siguro, ganun. Mm-hmm. Para, pwede ka kasing ano eh, wala ka ba yung Ling? Claude, ayan na nga. Kasi ano eh, Claude, para dun sa Eve, automatic. Oo, tignan natin. And third pick dito, para sa, alam mo, naglagay nga ng magandang skin to si Muntun eh, si Tony. Naglagay ng si Yoda ng Star Wars. Kasong skin niya, papasok kay Cyclops. Si Yoda. Tapos si Darth Vader, inilagay kay Argus. Eh, hindi naman masyadong ginagamit si Argus eh. Parang ang ganda ng skin. Tapos, medyo sa, ano, sa hindi magandang hero nilagay. Baka gagawa ng matinding buff yun. Kung ano, dalawang buhay, no? Dalawang beses puno. Parang si Abaddon na yun eh, ng Dota yun. Harley, inilapag na dito. Nang pagbabalik, alam natin yung Harley, the burst potential ng isang Harley dito. While checking para sa last ban ng sign ng pagbabalik, they can still remove tank ata dito para sa ano, sa pagbabalik, parang Shin. Yappy, man. I mean look at that, no. Just to make sure then na that Eudora drop. Wala bang changes doon sa items, pre? Wala. Ano lang, okay. Si Eudora lang talaga, nagalit si Muntun eh. Okay. Pagka mid-game daw, lalo lumalakas eh. Kaya medyo binabagsak talaga nila. Usual combo lang talaga dito, no? So they want the Harley actually for the chase down, para tapatan din yung mobility ng Claude. And the strong point of the Harley and Claude, ako, Claude pa rin. Mm-hmm. Kasi talaga may auto-attack, can deal with tanks, di ba? Pag late game. Pero between the two talaga, the thing about Harley, because of that new item, ang taas ng uptime ng Harley lagi. Diba? Oh. Early pa lang, online na kaagad yung Harley. Hindi pa natatalo Harley, ha? 100% win rate sa mga tournaments natin. Oh, diba? Oo. Tsaka, sobrang last ko mag-Harley lately talaga. Sa Epic. Epic, ano? Sa Epic Division. Tsaka sa Legend. Ayun. Eh, pagpasok mo na Mythic, medyo mahirap na eh. Siyempre, kailangan duo-duo na kaya. Pero Harith is removed by the side of the originalist. Baka umuwi to or lumiko to sa mga usual picks like Alice, Esmeralda. They're going in for that 1-1. Okay? Mage and Marksman. Unusual na 1-1 ang ginagamit para sa kanilang core. Ubusan na rin to. This is a double assassin naman. Marksman assassin para sa The Originals. Ang ilalabas na lang dito, the tank, and pwede kasing support Lunox, side lane Lunox. Tank or support. Tank support or tank fighter ang inaasahan ko dito. They can go for PNK and
Ano nga kayang side lane dito? Hindi pwede. Thams, Chang O, Kufra. Okay, Kufra Uranus. Ayun na, binalance na din dito ng the original sustain type. If ever man, nakita natin kung paano lumaro ang professional division using the Uranus Diggy para sa side dito ng pagbabalik anti-crowd control. I don't know kung ganun kaganda ang Diggy sa last pick nila kasi meron namang ano eh, anti-CC etong 1-1. Siguro ang pinaka-idea na lang dito is to negate talaga yung mangyayaring setup coming from that ano, coming from that Kufra. Yun na, nilaki na dito parang Shin ang kanilang Diggy for the side ng pagbabalik. Yappy man. Remember ha, full kompleto na tayo ngayon dito. And also, tandaan mo rin na sa side ng pagbabalik naging successful talaga yung Diggy based from their previous game, Prop B. Ha? So, given that there is the Kufra, the idea here is to actually protect your course for the backline and just wait for that react. Ang problema lang, what if maka-overwhelm and what if makarating sa late game itong the originals? Oh, baka ano? There is no anti-crowd control would be enough to actually is the firepower na meron dito mula sa side ng the originals. Ayun na nga. Pero ito, number 8 ng Pilipinas, si Gio. Number 3 naman ng Eve. Okay, number 3 ng Pilipinas, Eve. Etong si Momo Change. Hanayama, number 11 ng Quezon City. Inilabas na pala dito yung kanika nilang mga comfort pick. Diba? So walang ano to. Walang handicap matches na mangyayari dito. Todo at all-ins ang ating mga teams sa Contenders Division Finals. Again guys, sa mga hindi pa nakakalam, wala pa pong nananalo sa Pro Division. Gaganapin po ito next week. That is Saturday, July 17. And mananalo doon is kakalabanin kung sino man ang mananalo dito sa The Originals versus Pagbabalik. May crossover na mangyayari. Remind ko lang, kindly like and share or like and follow na rin ang page ni Kuya Martin. Maaari kayong manalo ng iba't ibang mga papremyo. Tingnan natin with regard sa kanilang hero distribution. One man still on the gold lane. Basic lang yan eh. The 1-1 as well as yung Diggy combination. Yung cut moment. Pepuwersahin lang nila. Ayun o. Ay! Ang sama! Sa uuwi ka talaga, Dongchi. Pag wala kang man kasama sa ganyan. Oh, feeling ko dapat may kapares ng gold. Ito na, oh. Ito na naman tayo yung gold lane na hindi nabantayan. Medyo, oh. Kailangan talaga eh, mayroon tao dyan at least 2 man. Kasi kahit nga, dalawa lang ipadala mo doon sa gold lane, malaking kawalan. Makukuha niya ba yung caravan? Hindi niya nakuha yung caravan. That's the problem eh. That's the play. Just deny that caravan, malaking bagay na. And remember this 1-1, energy shield, man. Nasulit niyo yung energy shield kanina. Halos kalahati na lang dito, di ba? Ayun, maganda gagawin dito. Ang problema lang dyan, di ba? Pag patay na itong Kufra, if ever man, patay din yung Diggy, yung Diggy hindi uwi eh. Yung Kufra uuwi eh. Yan yung nagiging ano, yan, issue, ano, dalawa sila, 2-2. Still, ang mga pinaka ano dito is nasusulit dito ni 1-1 yung gold bar. And usually, pagbasag mismo ng ginto ng yung tower gold, lilipat yan o magkakaroon dito ng switches. Pero first blood goes for the side dito ng team pagbabalik. Yappy man. Siguro, kung kukonsiderahin natin yung running compositions dito, baka iba yung plano talaga ng The Originals on getting the snowball down. Pero ngayon, they've decided to react. Pero Diggy to eh. I'm not so sure. Ayun nga oh. Because of the reverse time onto the Diggy. Sige, may flicker ba si Gio? Wala. Yup. Flame shot. Pero yun lang. The firepower is not enough. And 1-1 even staying into the front line. Would be able to actually soak up some damage. Para hindi mabay si Gio dito. Nabawasan man sila. Kailangan matranslate to ng The Originals to a kill. Monkey! Boom! There's a jump in. Ayun na nga. Pero may counter okay na. Go. Okay lang. Okay lang. Oo. Kailangan kasi mapalit eh yung effort na ginawa nila doon sa ano eh, sa top lane sa may gold lane side kasi anong ginawa ng pagbabalik? Turtle naman, 'di ba? Oh, nakuha pa yung Lunox dito sa baba. Man, pagbabalik has a nice control of this game, no? For this game, expected though sa composition nila for the early games, pero feeling ko talaga ang hirap lang na yung gold lane ininvest mo sa isang Claude tapos napapanish pa siya doon. Oh, yun nga 'no eh. Yun ang pinaka mahirap dito. Hindi pa sila mag-switch. Talagang titiisin daw ni Mang Tomas
Diba? Siya yung Mang Tomas, pero siya yung ginagawang sarsa dito ng team pagbabalik. Same play, same time din naman gagawin dito. I mean, same movement ang gagawin ng The Originals. They need to contest yung top dito. Padedelay nila ng padedelay. Aabante, waiting for the rotation ng The Originals dito. Mas masama dito or mas nakakatakot to. Once ang Harley lumiko kay Mang Tomas dun sa top, squishy hero pa rin yan, di ba? Once na mabato mo ng Deadly Magic dyan, konting poker tricks lang, Matic, pick of end. Yappy, man. 1-3 for this running game. Makikita mo, 1K of the gold lead na pinangahawakan dito ng team pa, pagbabalik of Payaras. And, well, ano naman eh. Still, yung The Originals, they still have enough power on this. Ang problema lang, yung kung walang babuhay yung Cupra like this, ang hirap. Walang ano, walang dagdag depensa, walang dagdag pagde-delay dito. Now going in against Mang Tomas dito, pop na rin ang Time Journey, they want to take down etong si Mang Tomas. Most likely makukuha niya, wala pang BMI, they're trying to slow things up. Takas dito, normal doon yung pala pag kahit na huli, 1-for-1 exchange, they can go for another one. Here comes the tag, double or dalawang hero pag ikot. Gio, ang kanilang Gigi mahuhuli na rin dito. Knock up coming from upward starting si Toto, may pag uppercut na si Kuran with a kidney pass. Sideline muna movement dito with that Ugi Shadow Kill. Mahuhuli na si Momo. Hindi, napektusan lang pero hindi sa pato para mapadudumba ang kanilang kill. Sayang. No, that was very very close para kay Momo Chang. Momo Chang. Pero tingnan natin dito ha, mukhang nandun yung Kufra natin. Will he translate towards another kill? Sa totoo lang, kung sa sync, maganda pa rin yung pinapakita dito ng pagbabalik. And also on the isolated kills, for example like that, no, yung Harley against the Uranus, talagang hindi sasantuin yung Uranus. Tingnan natin yung item ng Harley ngayon. Let's see, no, most likely naka ano na yata to. Genius. Genius? Okay, genius. Genius one again. Kaagad. So talagang di talaga yung dala dito. Claude also gets bursted. Ang problema dito is yung Claude na dapat insurance ng The Originals. Mukhang pa-expire kaagad ng napakaaga. Pagbabalik is also poising on getting their second turtle of this game. Na-surprise ata sila eh. Dun sa mismong Digi pick. That's the last pick, di ba? Usually, kain linyahan dito kung 1-1 versus Claude. Eh. Nabigla sila with that surprise pick. Number 3 nga naman ng Pilipinas. Pero look at that, the turtle for the side dito ng pagbabalik. Maraming salamat, Kuya Martin Lechon, sa buff na turtle. Maraming salamat, Lodi. Lodi Waps. Maraming salamat. Okay. Man, prop, yung 1K na 2K ngayon, nasa 3,000 na ang hawak ng pagbabalik. The turtles, they got 2 turtles on that. Pero I just want to emphasize na 2 turtles din na nakuha kaagad ng team pagbabalik dito without any answer sa bagong silangan squad, The Originals. So right now, ang pagbabalik, they have a well-fed Hanayama. They also have a very strong Toto on this situation. They are coming in this game very big. Even Gio has some privilege na mag-face check against a Hayabusa. Paano ako bumalik? Buti na lang Delix nga. Oo nga eh. Prop. Ay, lumipad na dito. Etong si Cupid with a 1-4-9 dito. Oh my God. Pero tumawid kay Mango at makakatakas na dito. Sinasalubong siya ni Hanayama. Ito yung pinaka-favorite niya i-pick-off dito. Most likely, easy pick-off na naman. May pagka 3-11 ang ating score. Grabe yung movement dito ng pagbabalik. Hindi na sila talaga ano, nagbibigay ng opportunity para makabuelo ang The Originals. Yappy. Oh, we move steady ngayon ha. 3-11 para dito sa game. Hindi na gold, hindi lang basta gold, hindi lang basta turret, pati na rin yung kill counts talaga dito. After no surprise, Yamado yung pagbabalik, no. And ang danger pa dito si Hanayama. Pag tinignan mo yung items kasi I think it's very far para mag-build pa ng Oracle para kay Hanayama, 'di ba? And ano yun eh, yun yung magic resistance items mo sana. Yun! Pwede na. Hanayama here into the front line. Hindi na nakapag-escape, space escape palayo, pero at what cost? Maybe everything or partly everything. Ogi Shadow Kid pat sigurado ni Barry Cupid with Brown for an eye. Nagburst na lamang siya, pero sino ang natitira pang buhay para makapag-follow up? One here, not given any opportunity to actually get that Chaos Darkling. Siguro kung hindi na pahirapan si Mang Tomas in the early game, Prop B, nakasagot ka agad, nakaresponde ka agad si Mang Tomas. Oo, tumakbo nga siya, ramdam ko wala siyang stacks eh. Di ba? Kaya binlacing do it lang niya, kinlear pa rin daw. Pero though, props na talaga sa Kufra, ang ganda nung setup ni Monkey. Ang issue lang nila dito, they have the good setup, wala naman silang good items, di ba? Yung inaasahan nating damage na magagaling kay Cupid or the rest of the gang, eh wala.
Dahil from the moment na nag-start, talagang pinupugo na sila dito ng pagbabalik. Three turtles na magkakasunod e napunta dito for the side ng pagbabalik. Plus the kills. Look at that. 4-13 and another one. Hindi ka pwede kasing maligaw eh. Kahit lalo't Claude ka, kahit saan ka lumina, lilinyahan mo yung 1-1 na may kasamang Digi. With that pack dito, manakap ka, knowing na isa lang ang purify mo, pag-pop. Eto na nga, pag-pop na dito, kinasahan na rin dito, Kufra will fall down. Si Mang Juan trying to escape. I don't think so, makakaligtas ka pa. With the deadly magic, plus poker tricks combination. Pag-snap mo ba doon sa kanto, may stand ka ng 4.5 seconds sa real world manipulation ni Mokotin. Oh, nako, tagal doon. Tagal yung stun na yun, man. Kung gano'n, oo, lahat ng crowd controls, tapos yung damage path, eh talagang aray. Piling ko pagplanuan na ng The Originals yung second game. Kasi right now, eto lang, I mean, grabe ka naman, Shin, no? Comeback kay Monkey. Walang iba, kay Monkey talaga, no? Tyrant's Rage na sobrang lupit, tapos mashutan pa ng Blazing Duet. That's it, no? Pero tingnan nga natin, 8-minute mark, anong sitwasyon ng Claude sa item? Kaya natin, network. Oh, diba? No second core item. That's the problem. I'm expecting, that's behind. Diba, prop? Second core item. Dapat may second core item na yan ngayon. Gold lane yan. Remember, that's the gold lane Claude. So, that's the thing. And at this point, naka-ready na sila mag-react. Brute Force Breastplate na. Yung pinagbibili as second course dito ng ting pagbabalik. At hindi nga lang Brute Force Breastplate, prop B eh. Nakikita mo, pa Circus Fury ba yung binibuild dito ni Pakito? Double Iron Hunting Bow. Circus Fury, di ba? Circus Fury. So that's the thing. I mean, well fed ang pagbabalik. Tingnan natin kung anong kukulit. Ay hindi, lumiko sa Bloodlust. Dito, pero tingnan natin doon sa jump in. Nasa na ang pagtalon dito ng Regel. Tumatalon sila hindi pa harap, kundi pabalik. Mismo sa base militar ng The Originals. Sorry, nakalimutan ko ang recipe yata ng Circus, Javelin tsaka Legion Sword. May Javelin yata for the tricks, no? Nonetheless, man, aray. Look at that. Ang bilis nung clear doon sa Lord. Tuloy-tuloy lang. Hindi ko nga alam kung ilang poker tricks ang ginamit doon. Kahit si Gio, ha, sili pa tayo sa item kung gano'ng kalaki yung lead. Gio here, look at the Digi. Pati yung Digi, man. Buti durabilities lang. So, just relying on the base damage. So, the thing about the Digi, hindi lang pati traps niya yung pwede niyang, hindi lang pati bombs niya ang pwede niyang ipang pace check, pati sarili niya. Punat doon yung Digi. Tumakad, tapos sabi hindi na ako uwi eh. May Sky Guardian ako eh. So regen after regen lang yung pinakahabol niya dito. Yung gamit dito ng Kufra medyo chapsuy. Nalilito pa siya kung anong bubuin niya. I think that's a Radiant Armor. At ang pinupuruhan dito ng isang Kufra. 4-17, ating score. Aabante. Maari itong matapos ha, ng pagbabalik. Once na tumalon lang ng isang mabilis at hindi nila nahuli, etong si Harley, Delix agad sila dito. 1-1, nakaabang lang to eh. Anytime soon, pwedeng tumalon yan or lumipad yan using that crossbow of Tang. Look at that. Nilalapagan sila dito ng stars. Yung depensa ng The Original paatras. Hindi sila sa paabante. Real world manipulation. Kinumit na rin dito. They want to go for the defense. Blazing Duet. Bandang likod, paring Shin. Yappy, man. Actually, they're all fully collapsing into this base. Walang nagkiklear ng waves. Man, kailangan pag-isipan na The Original sa game number 2. Pagbabalik, takes this game number 1, sets up early momentum para dito sa ating Mobile Legends District 2. Nakita natin, guys. I think, agahan na nila yung pag-ban ng Digi dito. Kasi kung that's sa number 3 Digi, tapos hindi nyo rin kaya linyahan, might as well.